Uso! Oo, oh, pupunta na ako. Bis na. Andun lang? Masok? Malalim kaya yun? Ay, mababa ko. Bagbang na rin eh. Bagpulso rin. Sige, sige. Pupunta namin. Bis na. Ano ko meron kanina? Yan na, yan na, yan na. Yan, so mga tol, nagkabiglaan. At urgent, baka makawala pa. Makapasok ba sa bahay? Yan, kuya. Ayun, ilan ang nakapatay dito? Pare niya na nakapatay sa akin. Eh, yung nasa loob. Dalawang ko lang. Malalim. Oh, hindi ka na maghahanap. Dito, dito. Nagkakay mo muna dito para may ilabas kayo yung inyog. Dito ako. Para kita ko. Yan. Manilito yung sumama pa. Hindi tuloy ako makatulong. Dito ako. Dito ako. Dito ako. Hindi ako matutok lang. Ang lahod. Baka na DSF. Puro ng TV. Hindi yung anak. Hindi lang may butas yan. Papantay namin dito sa bangbang. Hindi nga niya pagkabutas niya ni Nene, ikaw kasama pa Nene. Wala kayong family atal niya, ano yung malaking pagyan? Wala kayong ano, yung... Pala? Pala? Aba, yung malaking eh. Okay, yung ngayon gano'n. Dunin meron din eh, yung pobo yung pinagdampaan doon. Ano may makaulan na yan? Dunin mo yung ano. Ayan na eh, aron na eh. Ayan na, ayan na. Oh. Ayan na, pa, lulusot pa yun sa iba. May mga tulo. Oops, sundo din. Yan, ah, hinuli na, nipas din daw. Ay, laki. Kung papakawala na. Mulaki nga. Mulaki nga. So, mga tol, update lang sa kobrang hinuhuli, no? Yeah, oh, ang laki. Ang laki, buntot pa lang eh. Yan ako. Ang laki nga. Danda ko pala, susugot. So, mga, ano pa ako kain ko? Si Cobra King, mga tol lang nanguhuli ngayon. Kaya po naman nabasig ko ito. Loko. Hindi, magbabalat yun. Kaya nalabas. Yan yung bahay namin. Nakita ko na ang pambalat niya noon. Ay, hindi nila isip na din ni Meron. Ay, kaya yung aking isip din ni Meron. Agarto ko lang kayo pulay. Oo, wala na lang. Ay, wala na lang. Makita ko na. Okay, Diyos. May papaliwalik ako. Tignan pa ang kaw. Kaya hindi na ako kayo maglabas ako. Yan na lang. Meron na po, meron na. Kukunin ako ha. Eh, itong cobra, itong adult cobra na nakuha po natin, eh, hindi pa natin na po-prove kung lalaki o babae. Pero mostly, pag ganito ang muka, yan, possible to na lalaki. Eh, tingnan ho ninyo kung may bayag. Oo, kaya nga titignan namin. Puta! So, ang gagawin natin ito, ilalagay muna namin sa katya. Hindi makunta ko dyan kasi anong nahuli dito, malalaki ang ganito eh. Kagat siya ito eh. Kasama niya, baka may kasama. Oo, kukun. Ito pong ating mga farmer. Ito pong ating mga farmer. Bigyan po natin ng proteksyon. Kasi unang-una, ang anti-venom, wala tayo sa ospital. Sila po ang bumubuhay sa Pilipinas. Sila po ang nagpapakihirap para pakainin tayo. Nasa nakin, lintay, baka natatabunan. Kaya dapat, kailangan nila ng proteksyon. Kahit man lang anti-venom ang isupply nyo sa ospital o sa barangay para magkaroon din sila ng protection kagaya sa mga ganitong hayop. Kaya nagiging defensive ang ating mga kababayan, pinapatay nila ang ganito kasi wala rin silang kalaban-laban kung sila'y makagat. Katakas pa ay. Ang suggestion ko sana, kung meron mang nakakapanood na kinauukulan, yung mga kobrang nauhuli namin, willing namin ibigay para magamit sa pagpo-provide o pag-produce ng anti-venom na isosupply naman sa mga barrios o mga barangay or either sa mga ospital para magamit kung sakaling may accidental snake o cobra bite. Kami po naman dito sa barangay namin, willing din kami magturo ng mga information about snakes. Willing kami magturo sa ating mga farmer para maiwasan nila. Para sa ating mga snake rescuer, sana po ma-observe natin yung proper way of handling. Kasi marami po sa mga tao na
ginagawa nila, may misinterpret nila yung kakayahan ng cobra. Okay, ganito po, kailangan nakabite siya for security reason. Paglagay sa sako, hahawakan mo uli dito. Busog mo. Tatanggalin mo yung ano. Kung ayaw niyo matanggal at talagang nag-ano pa siya, under process pa siya sa injecting venom, buksan yung cobra, isama niyo na to. Okay, din pala na. Isama na. Yan. Yan. Hoy, nako. Maraming nagdidisgrasya tayong mga rescuer dahil sa maling paglagay sa sako. O sa, hindi sako, huwag kang gumamit ng sako. Sa katsa. Yan po. Kahit po nasa loob siya ng katsa, hindi siya pwedeng ma-connect o maidikit sa katawan niyo kasi may possibility na makagat, kumagat po siya. Yan po. So, naka-safety na po siya. Ganyan lang po ang pag-bisbit. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. Okay po. Titingnan pa po namin baka may natira po. Kasi minsan sa isang hive o isang ano, isang asawahan doon. Ano? Sige, yung kalkanin pa ulit. Okay. Baka naman meron pa. Thank you. Mga kaibigan, siya po yung ano, tumawag sa atin sa bahay. Sige po, sabihin nyo ang dahilan kung bakit nyo kami tinawag. Ay, nakita ko namin ay napakalaki. Ay, natatakot ko kami at baka pumasok sa loob ng bahay. Oho. So, ano ang ginawa ninyo nung makita nyo? Ay, di. Di, pinatawag ko kayo. Sino ang pinatawag nyo? Si Cobra King. Sige o. Maraming salamat po sa inyo at hindi nyo pinatay yung ahas. Kami naman po hindi nagpapabayad o ano, ang concern po namin ay makuha namin yung ahas at mailagay sa tamang para lugar. Para lang mahuli. Oo, para lang mahuli rin ang buo. At nakakatakot din naman. Yan ang bahay nila, nakita nyo po. Nasa likod lang. Nasa likod lang. Sila po farmer. Ayan po. Ayan po. Ayan, kagaya ho nung nakikita nyo doon sa dulo ay nakapula. Ganyan ho ang trabaho nila. Busy ho sila kung biglang makagat. Ayan. Okay po. Thank you very much po sa inyo. Manong, maraming salamat po. Sige, salamat din po. Patay ko si Noni. Narito, oh, meron kaming ano, pinahuli ko yung cobra. Anong bansa ho siya? Anong bansa? Oh, Canada. Sige po. Sabihin nyo yung gusto nyo nabi. Pinaong ko yung si Cobra King kasi yung aming miahas dito sa aming tabi. Ay ngayon nakakatakot kasi ilan na ang namatay kong itik. Kasi yung pala meron dito nakatira sa aming tabi. Ngayon pinaong ko si Cobra King para mahuli siya. Ma-rescue siya. Hello. Sabihin nyo, ilang kobra na ang nakikita dyan? Ilan ang kobra dito, Tutoy, di ba, Noni? Ilan ang kobra? Bale, ito, paapat na. Sa ilalim ng aming papag, sa higa kama, sa side ng aming rep, bago dito sa aming kahuyan. Kaya ngayon, nung nakita namin yung kobra, kinauna namin si, nagparesto na kami kay Cobra King, para mahuli siya ng maalis na. Nakakatakot sa gabi. Baka kasi nakakamatay. Pagka makikita ko yung narinok. Salamat. Salamat yung Cobra King sa inyong pag-respect sa amin. Salamat mo. Thank you po.